Hello, hello mga ka-right click! Nandito na naman tayo ulit para sa Learn Basic, brought to you by Right Click Computer Solution and Services. Okay, so good morning sa inyo. Mayong buntag, buenos dias, assalamualaikum sa atin lahat. So, ang video tutorial natin ngayon ay how to change Wi-Fi username and password on PLDT modem. So karamihan sa atin ay hindi marunong mag-change ng username password sa PLDT modem, lalo-lalo na yun sa mga kababayan natin na may konting alam lang sa pagmamanage ng Wi-Fi or router. So itong tutorial na to is para sa inyo to at para sa mga estudyante ko na nag-request kung paano daw mag-change ng Wi-Fi username and password sa PLDT modem. Okay, so umpisahan na natin. So, unang-una ay puntahan lang natin yon browser. So, dun sa browser nyo, sa Chrome or kahit ano, sa pwede Chrome, pwede Firefox, pwede kahit anong browser nyo, i-type nyo lang sa taas ang IP ng PLDT modem nyo is 192.168.1.1. Usually, yan ang IP nila. Okay, then, ipasok nyo lang ang username, admin, at password ng portal ng Wi-Fi browser nyo, ng PLDT browser nyo. So, andyan yan sa likod ng modem nyo. I-check nyo lang kung hindi nyo pinalitan. So, sa akin, pinalitan ko na. Okay, mali. Pagitan ko lang ulit. Okay, so, ganun lang. And, punta lang tayo sa WLAN. Okay? So, doon, dyan tayo pupunta. Okay, so, then, kung makita nyo to, i-change nyo lang to. So, bago yan, i-connect muna natin ang cellphone ko para makita nyo ang buong ginagawa natin. Okay. So, yan. Kung makita nyo, yan ang cellphone ko. So, yan. So, ito yung PLDT Wi-Fi. So, palitan natin yung name na yan. Okay? So, balikan natin ulit yon. So, ito yon. Okay, so sabi natin yung pangalan ng shop natin kung meron tayong internet shop. So sa akin, sabihin ko right click. Right click. Right click. Okay. Yan. Right click Ike Cafe. Sabi natin. Okay, so sample lang yan. So make sure naka-enable yan. Then right click Ike Cafe. So depende sa inyo sa SSID name nyo. Then, number of device. Kung ilan device nyo pwede gustong ipasok, mag-connect. So, maximum of 30. 1 to 30. Pwede kayo gawin 5 lang. So, ibig 5 lang na gadget. So, 5 lang. Lahat ng including laptop, cellphone, tablet. So, 5 lang. So, pwede nyo i-hide. Pwede nyo i-broadcast. Okay. So, may video tutorial din ako regarding sa paano mag-hide nito at paano makikonnect. Mag-connect doon sa height network na yun. Okay, so may video tutorial ako nito. So, pwede nyong i-check dito sa YouTube channel ko. Okay, so para hindi nila makita na meron pala kayong Wi-Fi. Okay, so pag i-height nyo to, nakakakonnect kayo dito sa Wi-Fi name nyo, pero sila, hindi nila makikita yung Wi-Fi name nyo. Okay, so hindi nila makita yon sa cellphone nila ito. Yan, hindi nila makita yan. Okay, so SSID ang tawag yan. Okay? So, doon sa ibang video na lang yan. I-check nyo lang. So, dito is naka-visible siya. So, dapat i-check natin yan. Okay, then, dito, check lang din yan. Then, authentication. So, mas maganda, pwede nyo naman gamitin kahit saan dito, pero, dito sa tatlo. Pero, ang pinakamagandang secured is itong WPA, WPA. 2, pre-secure. Pwede rin ito. Okay, so both. Lagyan natin. Tapos dito, make sure na dalawa yun.
KIT and the AES. Okay? So magre-remind naman yung PLDT pag ipili niyo na to, magre-remind niyo sila na dapat ito ang piliin. So dito, ilagay niyo yung password niyo. So ilagay natin 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay? So may mga device. Okay, so may mga device naman or mga router na hindi pumapayag ng 1 2 3 4 5 lang. So kailangan alphanumeric. So ibig sabihin maglagay muna kayo ng ano. Sabi natin A B C D. So minsan meron din pati alphanumeric at special pa yung mga ganyan, special. Kailangan isama at kailangan 12 characters sa mga bagong Wi-Fi modem yon or pag in-upgrade yung firmware nyo. So dito sa akin ang required lang naman alphanumeric then 8. Okay? So sabi natin ABCD na lang. ABC, then 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so para simple lang. Pwede nyo i-hide para hindi makita. Okay, so dito, sa baba, pwede nyo nang leave it as default. Okay, so then i-apply natin. So ABC, then 1, 2, 3, 4, 5, 6, apply. So ito nyo lang. Okay, so nandun na. Nakita nyo, na-change na. Okay, enable. So, na-change na. So, ngayon, punta natin yung cellphone natin. I-check natin kung na-change na ba dito. Para makita nyo. So, yun, na-change na nga. Bilis. So, na-change na. Right click. So, pasok tayo. Then, i-type natin yung, ano, A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tama ba? So, connect. So, yun. Ayaw pa mag-connect. Oh, yun. Na-connect na. Okay. So, ito lang natin. So, nag-respond pa siya. So, yun. Wi-Fi, ano nyo, ang modem nyo, minsan, kailangan nyo i-restart muna. Bago mag-ano. Bago siya mag-connect. So, after nyo nag- hit apply, okay, so nag-change na siya. Okay, so ngayon ang may advice dito ang PLDT, sabi niya wireless network services may be interrupted temporarily after you modify network wireless network parameter. So hindi kayo agad maka-connect niyan, so okay lang 'yan. So minsan kailangan niyo i-restart muna yung computer. Okay, so pwede niyo i-restart yung yung computer, yung modem. Then para kayo, para bago kayo mag-connect sa Wi-Fi. So hintay lang muna natin ang konting minuto. So i-fast forward ko lang to. So after ng ilang minuto, okay, so yan. Oy, ABC pala to, ABC 1 2 3 4 5 6. Okay, so punta natin yung cellphone natin. Yan si right click. Click natin. Show para makita nyo. ABC 1, 2, 3, 4, 5, 6. Connect. Yun. Okay. So, connected na tayo mga ka-right click. So, try natin mag, ano, try tayo mag-browse dito sa cellphone para tingnan natin kung meron ba tayong internet. Okay, so dito sa Chrome, sabi natin Dota. Subukan natin mag-search na tayo na. Yun. Okay, so meron tayong internet sa cellphone. So ganun lang ang pag-change ng Wi-Fi. Yan. Check natin yung YouTube para makita nyo lang. Cellphone po to. Nakikita nyo. Okay. So, click natin dito kahit ano lang. Sa mga hindi nakapaalam po, yan. Meron nga. Okay. So, try pa natin ulit. Para makita nyo. Saan na yun? Wi-Fi.
Yan. So, kung napansin nyo, meron tayo isang SSID ng Wi-Fi ng PLDT modem. Okay, so, gawa pa tayo ng isa pa. Kung lang tayo doon sa ano natin. So, mag-additional tayo ng isa pang SSID. Kasi ayaw, sabi natin ayaw kayo magpapasok dito sa SSID na to. Gusto nyo doon sa isa pa. So, new. So, mag-create tayo ng new. So, kung napansin nyo, andun yung isa, yung una. Sabi natin, gawa tayo ng ano? Guest Wi-Fi. Ganyan, guest Wi-Fi. Yan. Okay, so guest Wi-Fi. So, enable SSID. Ganon din, 32 devices. Broadcast. Okay, so apply. So, nag-apply na. Nakita nyo? Meron na dito. So, i-click lang to. Sa kanya to kasi configure pa natin. Yun, kaya na. Ito yung right click iCafe na SSID. So, ngayon itong ginawa natin. And i-configure natin. Kasi wala yan ano, password authentication. So, kung pupunta tayo dun sa cellphone natin. Tignan nyo. Okay, so yun. Tignan natin yung Wi-Fi. Okay, so kita nyo, doon yung guest Wi-Fi ginawa natin. So, pagpasok natin dyan, so, hindi na kailangan ng password kasi hindi pa tayo naglagay. So, at least ito atin yan, dalawa. So, lagay tayo ng password. Ganun din, pareho lang doon sa una natin ginawa. Sa so, WPA, same, dito, palitan natin, sabi natin, sabihin natin A, B, C, D naman. A, B, C, D. Tapos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Same lang ang mga settings. Then, hayaan nyo lang. Apply nyo, default settings lang, and then apply nyo lang. Okay, so, unconfigured pa. Diba? Kita nyo. So, pag-i-apply natin yan. Hanggang lang ilang segundo. So, configured na siya. So, punta natin yung cellphone natin ulit. Saan ba yan ito? So, kita nyo. So, na-disconnect sa guest Wi-Fi kasi naglagay tayo ng password. So, ngayon, subukan natin. A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Connect. So, yan. Connected mga, connecting mga right click. So, naging connected na. So, subukan natin mag-YouTube ulit. Kita tayo sa iba pang YouTube. Yan, kahit saan lang. Yun, di ba? So, meron na. Meron tayong dalawang Wi-Fi name. So, balikan natin ulit sa guest Wi-Fi. So, yan. Meron tayong guest Wi-Fi. Meron pa tayong iCafe Rectic Wi-Fi or yung pinakauna. Record pa tayo. So, next, gawa pa tayo ng pangatlo. Para makita nyo lang. New ulit. Additional. Sabi natin, para sa kaibigan, our, ano natin, rental, Wi-Fi rental. Wi-Fi rental. Yan, ganyan. Sabi natin, Wi-Fi rental. SSID, click mo lang ulit para makita nila. Then, apply. So, tatlo na. Unconfigured. Balikan natin yun, ano natin. Tingnan natin doon sa cellphone. So, yan, no? 1, 2, 3. Wi-Fi rental. So, sila na yun. Okay, so, pero ito, wala pa tong password. Hindi pa siya nakalock. Unconfigured pa. So, configure muna natin. So, same lang. Then, same lang din. Okay, then, palitan natin ito. Sorry, mali. Kasi, naka-click tayo. Make sure itong, ano, highlight na light blue. I-click nyo yung sa 4 or kung saan kayo gusto mag-click. Okay, so, dito siya. Click natin dyan. So, i-configure natin yan. WPA, WPA2,
then same, then password, A B C D, then 1 2 3 4 5 6 or 7 8 para maiba naman. A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8. Say unconfigured, so apply. Okay, nakita nyo, naging configured na siya, mga ka-right-click. So, i-check natin yung cellphone. So, tatlo na yan. So, 1, 2, 3. Okay, so, paso tayo sa Wi-Fi rental. A, B, C, D. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Connect. So, yun. Ganun lang, mga ka-right-click. Connected na siya. Okay, so pwede nyong gawing ganyan, diskarte. So tatlong SSID makikita sa sa isang modem. Okay, so pwede nyong gawing ganyan. At pwede nyo rin sabihin natin ayaw nyo nang paggamit sa guest wifi. So click nyo lang to, i-disable nyo siya. Ito. Okay, so pwede nyong i-disable or ayan, click nyo lang yan. Okay, then apply. Okay, so kung balikan natin yung ano natin, yung cellphone or gadget, so mawala na yan siya dyan, si wifi, guest wifi. So ito natin, i-reload lang. Double check natin. So na-apply naman natin yun. Guest wifi enable pa rin, so hindi pa na-apply. So apply natin, disable natin. Disable, apply. Kasi kailangan nyo i-check muna. Check then check then i-click itong SSID. I-uncheck. Okay, so ganun lang. Nakita nyo to, disable na. Okay, so balikan natin yung cellphone. So, makita nyo, wala na ang guest wifi. Okay, so, ito din, i-disable natin to. Si wifi rental, then i-uncheck. I-apply. Hintay nyo lang mag-reload. Or, pwede na, pwede din kayong, ayan, mag-reload. So, kita nyo, disable, disable, lang SSID. Isa lang ang enable. So, balikan natin yung cellphone. So, nakita nyo, wala na. Automatic siya, nag-shift dun sa kabila. Okay, so wala na yung mga ano. So, pwede natin i-on ulit. Ilagay yung SSID, then apply. Yan, so balikan natin yung wifi. I-refresh. Okay, i-refresh natin. Tingnan natin kung babalik yun. Guest wifi. So, nag-load na yun. So, enable naman dito. Pero, check natin dito. Yan, bumalik si guest wifi. Okay, so, bumalik na siya. So, ganun lang mga ka-right click. Okay, so, ganun lang ang configure ng PLDT wifi. So, sana may natutunan kayong basic tutorial sa ngayon. So, kung nagustuhan nyo ang video tutorial na to, please give me a thumbs up and paklik na lang din ang subscribe button and notification bell para ma-notify kayo kung may mga new videos tayo. So, thank you mga ka-right click.